Nakikita ko sa inyo, ayan, mapagpalang hapon. Buhay kayong pakikulong. Kaya naman, dapat buhay kayo. Kaya nyo ba? So, atin kung kumayay, sumasadali ko, kayo yung mga sarangga. Dali kayo ka ngayon buhay kayo, ang mga kapatuni, pinanyahan nyo kayo, ng usap at mga nalabibiyan. Sa ito kayo yung Panginoon, kayo yung isang buwan. John chapter 20, mula po sa verse 1 hanggang sa verse 10. Nakita ko sila sa amin. After the supper, at dawn of the first day of the week, Mary Magdalene and Mother Mary went to look at the tomb. There was a violent earthquake, for an angel of the Lord came down from heaven, and going to the tomb, rolled back the stone and sat on it. His appearance was like lightning, and his clothes were white as snow. The guards were so afraid of him that they shook and became like dead men. The angel said to the woman, "Do not be afraid, for I know that you are looking for Jesus who was crucified. He is not here. He has risen, just as he said. Come and see the place where he lay. Then go quickly and tell his disciples, He has risen from the dead and is going ahead of you into Galilee. There you will see him. Now I have told you." So the woman hurried away from the tomb, afraid yet filled with joy, and grabbed his disciples and tell his disciples. Suddenly, Jesus met them. "Greetings," he said. They came to him, clasped his feet, and worshipped him. Then Jesus said to them, "Do not be afraid. Go and tell my brothers to go to Galilee. There they will see me." Madilim-dilim pa ng ilang araw sa Biblo, pumunta si Maria Magdalena sa Libingan. Narandam niya ang naalis na ang bagong nakatakip sa Libingan. Dahil dito patapos ang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad ng mga Jesus. Sinabi sa kanila, "Kinuha nila ang Panginoon mula sa Libingan at hindi namin alam kung saan siya ilagay." Sino Pedro at ang mga nakamasabi niya na gara ay napunta sa Libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro ay nangunahan ng isa. Hinuko ito at sumilip sa loob ng Libingan, ngunit hindi pumasok. Nakita niya ang nalagay doon ang kapera ng Dino. Nang dumating si Simon Pedro, tuloy-tuloy ito pumasok sa Libingan at nakita nito ang mga kapera ng Dino. At ang damyong inilalo sa ulo ni Jesus. Ang damyong ay hindi kasama ng mga kapera ng Dino, kundi iwalay na nakaitlog sa isang kapera. Pumasok din ang alagad ng mga dumating at nakita niya ito at siya'y naliwanag. Hindi pa nila naunawaan mo na si Jesus ay kailangan ng mabuhay ayon sa kasulatan at uwi ang mga alagad sa kanilang mga tahanan. Mga minamahal ng kapatid at magulang sa kanilang kalagayan, ito po ang mabuting balita ng Panginoon. Pumili ng balapang natin ng buhay. Mga kagayan ng mga mahal. Pwede ko ba at pangalit sila ng mga kagayan? Kasi dito, maaaraw ko yung mga ko, makapangit na ito ang masalala sa pangalit. So, muli na buhay ang ating po Panginoon na napakaganda na ating pagdiriwag sa ating tulay ng women. So, kanina, kung kayo ko ay kapatid sa nananalisa, napakaganda ko na bibigyan na emphasis na ating kuminapal ng mga parents sa tamang Pilipina. At napakita rin ang pangyari ng mensahe ko ngayon kasi ang naging focus ng necessary na reflection na kinahin about the proclamation o ng pagbabuhay ng ating pagpapagod. Which is, ito po yung pangunahin ng parang ko na. Pangunahin tutuloy natin bilang mga Kristo. So, kung hindi mo ang dalagad, ang buong na nakasaksi ng pagbabuhay ng Panginoon, hindi nila nakita na ang Panginoon mula sa pagkamatay
kayo ng buhay niya, pero natin kami na, na yung hihingan ay wala ng buhay. Nakita niya na yung hihingan ay wala ng buhay. Ito sa klasa ng angel, nag-consider sa kanila ng angel, alam kong ginahanap niya sa Jesus na itinapos sa krus at namatay. Pero kagaya ng mga nagsabi niya, muli siya mabuhay. At muli siya mabuhay. Kailan ba? Kailan ba? So according to our prayer, tayo dito ay nangyibada sa muling pagkabuhay, sa muling pagkabuhay. At tayo po mga kapatid na manamalatay ang ating mga kapitong, nangyibada na dahil buhay ang ating mga kapitong, hindi tayo nangyibusan at nawawala ang pag-asa. Kailan ba? Hindi tayo nawawala ang pag-asa. So kailan sa kapitong kapatid, ikaw, mabuhay niya, mabili ko na, nagpapailaw ko sa sayo, hindi kahit buwi. Kapag ikaw kayo tuloy-tuloy sa atin ng mga kapagulang niya, nais ko ito ay kami, ang isang bagay. Kasi dumaan ko yung ngayon si Jesus, mga karisma, ang ilang yung buwi yun. Bago kayo kami sa kinakulimiti, which is the only way, and the Easter Sunday. Ano yung mga kapagulang? Ang Easter Sunday, it is really all the solemnities of all the solemnities. So, pagkasabi niyo si Baba, pero kayo nito ito ang Christ. Pero tayo nito iba, kapusta na. Tama mo ba? Tama mo ba? Tayo po yung mga kawin ko lang natin yan. Tapos atin po yung sumbahan. Kung tayo po ay may feast, mabayang kapusta na, yung special celebration sa inyong sumbahan. Ito po, kanalasan na ito po ng Holy Day of Confirmation. At kung ang ito po ay Holy Day of Confirmation, ibig sabihin, dapat magsisimba tayo. O dapat magsisimba tayo sa natin sa Holy Day of Confirmation. And ito po Easter sa atin, is the solemnities of all the solemnities. Ang sinabi ng solemnity, highest celebration to him. Pero kapag Easter sa atin, pinakamataas sa celebration sa ating pinagsimbahan. So, dapat tayo po yung solemnity tayo sa magbigay, magsimba, magsalamat sa Panginoon, tuwing Easter season, again, Easter is not just a day, but a season. Kaya kung meron po tayo Easter of day, na po sa pasusunod na araw, na dati pa araw ng weeks, tayo po ay kapagin po yung celebrate na Easter at may kapagin natin. So, Easter for us, my brothers and sisters, is more than Christmas. Sabihin mo sa tayo po, higit ba pa ang kagayatan natin kapag Easter kaysa Christmas? Amen po ba? Hindi na ba kagayatan natin kapag Easter hindi pa mabuhay kaysa Pasko? Kasi ganito po yung mga kapatid. Sa araw ng Pasko, ipinagdili mo natin ang pamanahan ng Panginoon Jesus. Ang pagsilang at pagdating ng ating Panginoon dito sa pagdating, ang misila sa siya, mabili ka sa amin. Pero kung hindi magpumatay, hindi nagsakuti sa Panginoon, hindi siya muli mabuhay, mapapawalan talaga ang ating pananampalataya. Nagkakaroon ng sasay ang lugar ng ating pananampalataya dahil ang Diyos na ating sinasampalataya na namatay ang muli mabuhay. Amen po ba? That's why we are so serious. Kapag ito ang pamatay, lahat ng ating pinagpuntan, lahat ng ating kasalanan, isinagawa. Kaya ang hati, at sa kanya yung nangalit na ng malatay at kumikilala. Kumikilala siya ang Diyos sa kanyang buhay. Isinasama ang kanya ang pagkakulong na pinipigil ng kanyang buhay. Amen po ba? Amen po ba? Kasi ito sa kami mong kami, huwag mong isipin, huwag mong malalahanin, lukutan mo, at mga bayanin, sa tutkan ng Lord. Amen po ba? Amen po ba? Palapak po ang malayan. Palapak po ang malayan sa unang. May kagulang na yung ating mga utang. Pero hindi sa lahat, may utang tayo sa ating pamilya. May tatapos sa kanya ang ating ito. Kaya naman, mga, after this Easter season, po, after this Easter, mga, makalahan po tayo na walang hindi lang tayo ilayan na ating sarili, na ating buhay, na ating puso, kundi ang ating Panginoon. Alam niyo, madalas, dinugugod lang ang buhay natin sa pag-aaral natin. Sa mga pamamba. Pero ito sa isa sa Bible. Sabi ko sa Bible na, sino ba sa inyo, bakit ang nagdala ng isang araw
kaso yung mga pag-aaral natin, mas nasa-shorten natin yung buhay natin. Nasa-shorten natin yung buhay natin. Pero yung psychologist, kapag ang tao, madalas na yung stress, mas uniksi ang buhay. Mas uniksi ang buhay. Kapag hindi na tayo yung stress, ay ganyan mo, natin na may mga ganyan mo. Nakamit nila rin kayo stress na stress na yun. Maaari ikaw yung stress na yun. Pero lahat ay tayo siya. Ito, lahat tayo, may ganyan yung stress. Pero tandaan natin na hindi tayo dapat ipapatalo. Hindi tayo dapat ipapatalo sa anxiety ng ating buhay. Bakit? Ito ang disturb ang dapat ulay. Na walang bagay na makahihikip sa kapamilya ng Diyos. Amen mo ba? Amen mo ba? Kahit yung mga bagay ang nagpapatayang pangalaman, ano kayo kasi yung problema natin? Amen mo ba? Now, gusto mo po kayo kapatid? Ayan. What have you heard from this class that can say so? May mga bagay na natutunan. Did you give tayo ng pagkakataon for the 40 days? Para tayo ay mapagbinay. Mahinala natin ang ating sarili sa pagdiriwang na may pagkabuhay ng ating Panginoon. Pero ano? May natutunan ba tayo sa loob ng Panginoon ng Christ? Ano yung mga matagal? May natutunan ba? Ano kayo sa loob? Mag-inag ko yung pinag-isip ba ako may natutunan na? So, ano yung mga kapatid? Ako sa totoo lang ano? Madalas ko ito yung pinapakaya, madalas ko ito sinasabi sa akin po kung pagkayo dito sa pulpito sa aking preaching. But, you know, iba kasi yung talagang experience mo sa iyong buhay. Kasi, sa totoo lang yung class na ito sa aking pag-inag, I am very glad to realize, grabe yung lahat ng Diyos. Grabe, grabe yung lahat ng Diyos. Totoo lang, hindi lang ito po kasi katotoo lang bilang isang missionary, bilang isang tao, may mga pagkukulang at yung mga pagkakasalan. No, meron din ang pagkukulangan sa akin ng Panginoon kasi bahagi yan, pag-initawa ng koto, nag-strike ka na tayo. Nagsusunod ko na lang tayo na ano po na ang kasunod sa kanoon ng Diyos na magawa yung gusto niya na isang sunin na kahit kalooban na hindi lang ang natin. Pero ano yung minsan, bilang tao, minsan nagmamalabis tayo, minsan, kumalas, nagkukulang tayo sa Panginoon. Huwag sa pagilang mo. Pinagkakatiwalaan ka lang ng Panginoon. Hindi ko yung time to realize sa pagilang ng anak kapag nila sa Panginoon. Pinagkakatiwalaan ka lang tayo. Na kahit isi ko sa sarili ng ating paraan, maging living testimony ang ating buhay ng pabukihan ng Diyos. Eh, nagkuma. Nasusunan ko ba natin? So, what have we, what have we heard? From this class, that is so. At isa mo sa mga pakinaan ng katunan, mga kapatid, may clear. Kasi ito yung Friday, pag-atend ko, ng Revelation sa Pasod. Pag-uwi ko, ganito ang mga kapatid ko. Bakit nga ang mga kapatid ko? Why do we venerate the cross of Jesus? Kung kayo po natin dito, alam niyo ba kayo kung bakit natin i-venerate, i-venerate ang cross ng Panginoon. So, kasi ito sa mga kapatid ko ng katunan ko, sa aking pagpapakita. You know, ang Diyos, kung wala ang Panginoon ng Diyos, ito'y simple lang ang pangyayan at parasa. Natanda lang niya, ang Diyos, kung wala ang Panginoon ng Diyos, imagine, the cross of Jesus, crucifix, wala ang Panginoon ng crucifix dito. Ayun, may crucifix na yan. Imagine, yung cross na yan, crucifix na yan, kung wala ang Panginoon ng Diyos niya, that would be just a simple thing and punishment. So, pagkakas sa pangunang panahon, ito para sa mga hukyo, isa yung sabi ako sa masalibukot na kaus. Hindi po ba ka naman yung mulan ng death sentence. So, panahon natin ngayon yung death sentence yung ibang bansa, maaaring sa mga mamita ng city electric, ha? Tarnas na yung kami. Mga dito na. Yung mga mamita ng city electric, or lethal injection. Para po yung mapakaan, yung mga pastel stripes, pencil stripes, pagbubot ng ulo, marami pa. Marami pa. But this is one of the worst kind of punishment. Bakit? Kasi when you are crucified, tinatanggalan ka ng pagbibigay bilang isang tao. Hindi ka rin yung tuloy ng tao at tuloy ka ng tuloy. Bakit? Habang ka kami tuloy sa krus, bubutubad ka, buburahin ka ng tao, susubay ka ng tao, buburahin ka ng mga tao, nalaki ka ng mga tao. At sa ngayon, wala ka nang bibigay bilang isang tao. Pero sa kamila ko, tinanggap ng Panginoon Jesus yung kanyang pagdaraan
at yung sacrificial food na ito. And again, yung first day ko lang kayo ni Jesus, that will be just a civil shame and punishment. Pero dahil nariyan ang pangalan ni Jesus, nagkaroon ng hulgan ng gusto rin. So we then lay the cross of Jesus because the cross of Jesus has been part, bahagi ng gusto ng Panginoon Jesus na ating daming kaligtasan. Kasi sa pamamagitan ng gusto na yan, diyan inapagin ang kanyang katawan, diyan siya namatay. Ano mo na isuri para di sumapapagitan mo? Kasi sabi nga, the cross of Jesus is always associated in His people. Hindi mo, hindi natin magpapagigilay ng ayos pagkagumay ng ating Panginoon without looking at the cross. Bakit? Saan ba ito tayo Panginoon? Di ba sa cross? Bago pa siya ibaba ng mga kanyang mga alagad, patay na siya. Ibig sabihin, hindi mamiyan siya mabuhay doon sa cross. And in relation to our lives, my brothers and sisters, lahat tayo na kayo kahit po sa ating buhay. Kadalasan, may cross na yun, ipinukoy natin ang sakripisyo sa ating buhay. Tama ko ba? Pero ano ba yung gusto ng buhay? Ano ba yung gusto ko? Pinilayan natin mga kapatid, ano ba yung gusto ng ating buhay? Kapit tayo yung gusto ng ating buhay. To God is for sure, our sacrifices have a purpose. Katulad ng naging sakripisyo ng ating Panginoon, katulad ng naging krus ng ating Panginoon, meron itong purpose sa ating Panginoon. Kapatid, yung krus na naging na simbolo ay kahiniyan, ginamit ng Panginoon para tayo makakagawa ng kaligtasan. Kapatid, tatanda natin at tandaan mo, yung mga sakripisyo, yung mga krus na pinabasa ko sa buhay mo, may purpose ng Panginoon. Ay ganito ba? May purpose ng Panginoon. Kaya nga, sabi ang ating Panginoon, kung gusto na isunod sa kanya, kalimutan na sa hindi at pasalit ang krus. Amen po ba? Amen po ba? Pasalit ang krus. Now, sa hindi mo sa katapit mo, kapatid, tandaan mo lahat ng sakripisyo mo nakikita ng Diyos. Amen po ba? Lahat ng sakripisyo natin nakikita ng ating Panginoon. Now, pagdilagay po natin mga kapatid, ano ba ang sabi ng mga ito kung buhay ng aming Panginoon para sa bawat kasagos natin? Kasi this is not just a simple celebration. Hindi lang ito sa Diyos yung patahin ko, makasalamat ng buhay sa Panginoon. Hindi lang ito simple celebration. Kundi ito po ay nagtatanda, magsisimbing tanda sa aking buhay. At dahil mabuhay ang aming Panginoon, dapat sa pagsunod natin sa kanya, may buhay ng Panginoon. Amen po ba? At may mensahe, mga ito ang buhay ng ating Panginoon para sa bawat kasagot sa atin. Ito lamang po yung mga ibabahama sa inyo, mga kapatid. So, pati after this, after po na ating confession, yung mga kasama ko sa provincial or provincial gathering, yung mga yan, dinala ko tayo sa labas. Hindi na tayo siguro doon sa ayun, para gather na rin lahat. So, magkakaroon tayo ng pamunting PDP para sa ating provincial. Now, mga bayan, nagsabi ko ang pagpapagunay ng ating Panginoon para sa bawat sa sakit. Simple na, mga brothers and sisters. Una, itong mensahe, sa muling pagpapagunay ng Kristo, nagkaroon ng panibagong pag-asa tayo mga Panginoon. Natatanda mo yan, sa muling pagpapagunay ng Kristo, nagkaroon ng panibagong pag-asa tayo mga Panginoon. Kasi, tungkol na pala mga kapatid, dahil sa pagkakas na lang ang mga Panginoon, ay nabaginan kayo ang matahabang ng kasalanan. Nabayot kayo ang matahabang ng kasalanan. So, hindi natin sporing na isa kaya naman, hindi siya natin nakaroon sa kaso. Ang tawag po doon, ang bunga ng kasalanan na ang mga bulan is concupiscence. Sa tingin ko dyan ang concupiscence, pero sa pagkano, in other words, ano po, nagiging mahina tayo sa kaso, sa mga temptation. Kung meron na dito ng pagkakas ng temptation, dalawa tayo kasi matatag. All of us, puso na tayo, tayo po yung nagbubuhay sa temptation. Pero dahil sa pagkakas ng Panginoon, inaayaan niya na bumalik tayo ng bumalik sa kanya. No? And so, sa muli po pagbubuhay ng Kristo, nabigyan ko ang bagong pagkasa tayo ng mga. Kasi siya na po yung naging, sabi ng eternal model. Noong unang panahon ng mga tao, para sila ay patawarin ng Diyos, para sila ay patawarin ng Yahweh. Nagsisisi sila, sa isang kanilang pagsisisi, nagkakaroon sila ng blood order.
Amen po. Kapag sila mong natawag, kaya nga mga tawag sa Panginoon Jesus, lamot ba? Lamot ba? O kasi yung lamot, ito, ito po yung batang po ba, na yung tungo niya, ang inaaral nila, ay para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Ano po, kaya hindi na po namin ginagawa yun. Kapag tayo po ay inaaral sa isa, ang pinakabuti nito pero natin, hindi ang ating puso, hindi ang ating Panginoon Jesus. Naunawaan ko natin. Naunawaan ko natin. Na kapag tayo natin ng misa, mga kapatid, kapag nataan mo sa ating yung operating basket, huwag natin ipikita natin muna. Huwag natin itikin mo ng ating mga puso sa mga direksyon. Nag-i-operating, nag-i-operating mo muna natin. Nag-i-operating, nag-i-operating muna natin. Kapatid, meron lang may aalay lang sa Panginoon na lang sa mga gawin mo. But as we gather the Holy Eucharistic celebration, pinakulitin ko rin natin ang ating pagpapa. Dahil sa kanyang buhay at dugo, na tumamas sa krus, nabigyan tayo ng pag-asa. Now, sa buhay natin ngayon, mga kapatid, ang dating pagsubok na naging dahilan para tayo pangalan. Ang dating pagsubok na naging dahilan ng bakit minsan tayo po ay nalami sa Panginoon at nawawala ng pag-asa. Ito po magandang mensahe ng muli ko ng buhay ng Panginoon. Kapatid, ang mga problema ang pagsubok sa buhay kadang-kadang. Dadating at dadating. Lahat ng tao ay problema. Lahat ng tao ay pagsubok. Sino ba ang problema? Nasa ba rin? Ang maraming problema, ito ba? O sino po maraming problema, nasa ba rin? Hindi kaya pa sila mataas ng kamay. Hindi lahat tayo. Hindi rin sila problema sa ating pagbubuhay. Now, yung mga problema na yan, yung mga pagsubok na yan, yan po ay bahala na naman na pagpapatakan sa akin na ito. Pero huwag natin nakakalimutan. At the end of our lives, at the end of each day, tayo po ay yung pag-asa pa rin na naghihintay ng para sa akin mula sa akin ang pagpapakulong. Tingnan ko yun. Sari ko sa kami ko kaya naman. Huwag na po ako ng pag-asa. Tingnan ko yun. Kaya po ako ng pag-asa pa kapatid. Kahit ano man po yung pag-igata na meron tayo ngayon, talaga na inaalalahanin na walang bagay na imposible sa Panginoon. Amen. Magtiwala lang sa akin ng Panginoon. Kasi hindi nyo sa akin, ang kanilang ipagpagunay, no? Binibigyan niya tayo no? Ng panibang pag-asa. So, according to John chapter 11, sabi ko dito, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live, even though they die, and whoever lives by believing in me will never die. Do you believe this? Ang sa kanya ng Panginoon, magdaman ko yung tatabi mo. Do you believe that? Mga English. Ano po sa mga? Yes, I do. Kapatid, ito ang sabi ng Panginoon, sa kanya ng Panginoon, I am the resurrection. Ang Diyos sa mga pagkabuhay, ang naniniwala sa kanya, ang nagkakaya sa kanya, kahit mamatay ay muli magbubuhay. Na mga naniniwala sa mga nagtatakas sa kanya ay hindi kailanman mga matay. Ano po ibig sabihin nito? Hindi mga matay ang spirit, hindi tayo mapapunta sa nagtagalang ako. Dahil sa ating pananaman tayo sa dahil ang eternal life, ang tukunay ng buhay ng walang hanggan, ay ang buhay ng walang hanggan sa presensya ng Panginoon. Amen po ba? Nasa sulat po natin. And another, my brothers and sisters, according po sa 1 Peter chapter 1 verse 3 to 5, ang sabi nito, Lord Pedro, pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo dahil sa laking ang pagbabi sa atin. Tayo ay binigyan niya ng isang tambang buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng Jesucristo. Ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay ng pag-asa na magmamana tayo ng kayamanang hindi nasisira. Walang pagpintasan at di bumubas na inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. Sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, iniingatan kayo ng pamamagitan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasan na kahandang ihayag sa katapusan ng mga mahal. Tingnan po ba? Tingnan po ba? Ang ganda na sa labi ni Pedro, mga kapatid, may inihanda sa atin si Lord na kayo lang ang inihanda sa sinya. Kayamanan ang hindi na nanakaw. At ano ko yung kayamanan ngayon? Ang may nalibang kayaan. Amen po ba? Amen po ba? Amen.
Hindi mo sa kami wag naman dyan. Excited ka ba? Hindi mo ba? Kaya sa kapatid. Kaya hindi ba sa atin, hindi mo kapapakita nyo. Kaya kami kamatay ang loto kasi instant yung mga gusto. Kaya kapatid, more than the way of this world, please always remember, mas malala pa yung kayamanan yung mula sa kami. Sa halip, kung ipapay ko yung kayamanan yung sa lupa, ipapay yung kayamanan sa lahat. Tingnan ko, hindi ko masama na tayo ko yung kayamanan sa lupa kami. Lahat ng pagkiyaya ng kakaya tulad sa Panginoon at tulad sa Panginoon sa Iglesia Nyo. Meron ko maganda bahay sa lahat ng people, blessing the Lord sa inyo. Nung ang dama ng pera sa bako mo ay ipigit sa lahat ng people, blessing the Lord yan. Pero mga kapatid, hindi na magbibigay sa akin na dapat makasiyahan. Sabi na ang psychologist na, the more wealth and blessing we have, the less the peace we will have. Totoo po yun. Totoo po yun. Kasi sa kagagalan ng Panginoon, naghihirap makapasok sa langit ng mga kalimang. Bakit? Kasi the more our wealth grows, hindi ko naman nila. But this is a typical person. The more our wealth grows, the more we get a cash flow. So, hindi na cash tayo sa ating mga kalimang. Kaya nga kung kailisan nila, dahil sa kayamanan na pinakalagot na natin ang sigma. Dahil sa kayamanan na pinakalagot na natin ang pagdiwala pala ang pagdiwala. Dahil sa kayamanan na pinakalagot na natin ang pagdiwala. Hello. Bato-bato sa langit ang pagdiwala ang buo? Pagdiwala. Pati, more than the wealth of this world, mas makina pa rin ang kayamanan na nagbubula sa ating pagdiwala. And so, kung ano pangyarihan ng mga kanyang, kung ano pangyarihan ng mga kaya, ay naman kung kaya ng ating Panginoon. Walang bagay sa buhay natin na hindi kaya pagkabubaya ng Panginoon. Ito po, mag-isama mo ng pointer natin. Sa muling pagkabuhay ng Panginoon, binigyan na tayo ang pagkas. Even the power of death, if the power of death, mga kapangyarihan ng mga kaya ng pagkabuhay ng Panginoon, walang bagay sa buhay natin. Hindi kaya pagkabuhay ng Hindi ko kaya. Ayan, so kahit pausan at tutuwin sa hindi mong kasama yan, magkakamagbay niyo. Kapag tutuwin, hindi mong maanak, magkakamagbay mo na magkakamagbay. At kasapit ang ipuso, magkakamagbay niyo. Hinagawa ko sa pangalaman. Nagtiwala ko sa pangalaman. Pangalawa, kapatid, ito po, maganda. Ang pagkabuhay ng Kristo ay tatatunay. Nagtunay at buhay ng ating pananong kalatay. Kasi may palanapala tayo ng talagang ito. May palanapala tayo ng talagang patay. At mo rin ba kami yung sa iba, buhay? Ang buhay niya sa iyo rin. Gusto ka doon, hindi ka sa Lord. Ang parang mo pala tayo ng talagang ang makapitin ay siguro in other sense, dahil sa nabuhay ng Panginoon, pinapatunayan na yung palanapala tayo ng atin, tukoy mo. Ito po yung buhay. Dahil kaya lang sa aking kami niya, ang nagpupuha kami ko, hindi naman tayo magiging ng buhay, walang pala tayo kami ng mga sinasabi. It will be just foolishness. Bakit? Kasi sinasabi na tayo na hindi naman buhay. Pero nagpuhay ng ating buhay kami ng Jesus. Kaya naman, ang kailangan pala tayo ng ating buhay. That as believers, dapat patunayan natin ang kailangan pala tayo ng ating buhay din. Tingnan mo ba? Isabunay natin ang laman ng ating pong panagpagkaya. So, according to Corinthians, the first Corinthians, so sabi nga, and if Christ is not risen, then our preaching is empty and your faith is also empty. Sabi sa tatlo, kung si Kristo hindi nabuhay, wala ko'y pwede nang wala ng magbabaya. Kung si Kristo hindi nabuhay, wala ko'y pwede nang wala ng palataya niya, wala ng palataya namin. Pero nabuhay si Kristo. Kaya ang pananampalataya natin ay may sinasabi. May buhay. Ay, nang buhay. Ito, kapatid ko sa inyo.
what do we say at Mass when the priest is saying that as a professor? Salamat na lang, may nakakabi sa akin. So, pag sinabi ng pare, after ng bumili, after ng preaching, punta siya sa altar, sa table, let us profess our faith. Magkakayo tayo yan. So, sabi natin, Wala. Kapag hindi lang kailangan sa ito natin, hindi ako sa screen. Nabili, God, the Father, and Almighty. So, kayo yung bahala ng research ng Apostles' Faith. Ano po, buti yung mag-isata ng invitation, kung kagalang mag-isata nyo, very good. Pero kung mag-isata nyo, buti isang nagalo, very good ba eh? Bakit? Kasi yun naman ang maraming talagay natin. That is the summary of our Catholic faith. Hello? Amen. Hello? Amen. Ano yung matabi mo? Parang mo ka. Ano sa atin niyo? Hindi ako sure. Kapatid, may nabagpahala ng research niya, no? So, sa mga patinus mo, in practice and classes, isa po yan sa topic na nilidiscuss. Bakit? Kasi hindi mahalaga, hindi na mahalaga nakabisahan natin ang dahil sa inyo, ay kundi nakaunawa natin. Kung kitigin ko kayo sa screen, meron po dyan mga kabold letters. Masabi ko dito, he suffered under the course of fighting, was crucified, died, and was buried, and he descended into the dead. Descended into heaven. So ako tignan po na yan, may puna ng kabold phrase na yan, nagalang yan, and according to Bible, yan is true. Tama po ba? Tama po ba? And in this story, in your brothers and sisters, may nagpapatunay na may isang tao na hinatulan sa Ponso Pilato na namatay, ipinako sa cross, at muli na huwag. Totoo yan ang Holy Ghost na hindi na pwede sa Bible. And, yung pinakamuli po, na kabuhod na isa sa amin, the resurrection of the body and the life and the resurrection of him. Kapatid, ulitin po natin ano, yung muling pagkabuhay ng Panginoon Jesus, ito po yung papatunay na ang parangang talatayan natin ay tunay at buhay. Amen po ba? Kasi ang parangang talatayan natin sa Kristo'y namatay, sa Kristo'y nabuhay, sa Kristo'y babali sa wakas na nakahubad. So, mas kami sa agad naman tayo, kasi mas may say that ito, Lord, kapatid, na muling po natin ang tumabay po natin, yung laman na ating parangang talatayan na ating nare-design sa misa. Sabi ko nga po, bigyan natin ang kahulugan ng pagiging katoliko natin. Bigyan natin ang kahulugan ng pagiging Kristiyano natin. Huwag na mga kayo pagiging mga Kristiyans. Alam ko yung mga Kristiyan. Kapag tinanong, ano na hihiri mo, katoliko Kristiyano. Pero kapag tinanong mo, ano ko ba yung mga ito natin na natin? Teka, tayo yung pari natin. Ano po, kapatid, tungkulin natin na ipahayag ang panangitang tayo natin. Tama ko ba? That's the message for today's gospel. Katulad ng ipinahay ni Kristo kay Maria Magdalena at ipinahay ni Maria Magdalena sa mga alagad at pinabahay ng mga alagad sa buong mundo. Buhay ang kanilang Panginoon, buhay ang ating Panginoon. Nawa, magbuhay ang kanilang ito. Amen po ba? Amen po ba? Kaya nawa, mga kapatid, sa patuloy namin magsisimba, sa paunawaan po natin ang pananampalataya at paglilingkod natin sa Panginoon. Lahat po tayo inyawa ng Panginoon para maglilingkod. Lahat tayo inyawa ng Panginoon para mas paglalain. Lahat tayo inyawa natin ng Panginoon para bigyan ng direksyon ng aming Panginoon. And then lastly, the final message na ito, actually parang napakasakla na ang paglilingay para sa araw mo rin. Kaya totoo ba kaya ang ibabahan ko sa inyo? Kapag muli, sa pumisahe ko ngayon ang buhay ng Panginoon, si Kristo ay hindi sabi mo sa katabi mo, babalik si Lord. At naman na ba? Ano kaya sa katabi mo? Ang ginaydi na mo. Kapatid, sabi ko sa aking binasa mo. Sa verse 6, yan, sabi ko dito, nang dumating si Simon Pedro, tuloy-tuloy ito pumasok sa lilingan at nakita nito ang mga kailan dito. Yung kailan ninyo nakabalot sa Panginoon Jesus nito. At ang pangyong ilinan sa ulo ni Jesus.
Ang pagyuhay ay hindi kasama ng mga mayroon, kundi hiwalay na nakakilog sa isang tao. Alam niyo ba, mga brothers and sisters, ito pong part of us na ito has an important significance. Bakit daw? Kasi may kawalan po, kung bakit yung panyo na kapalot sa ulo ng Panginoon, hindi kasama ng pera rin, hindi nakakilog na nakahiwalay sa isang tao. According to the scholars and historians, my friends and sisters, ito po yung ngayon ang mga doon. Ayaw ko masabi ko. Kasi, ang ating Panginoon at kanyang mga doon, they have a certain class of relationship. Ang Panginoon at kanyang master at ang mga doon ng kanyang servant. Our Lord is our master and we are His servants. Pero sa kagandahan mo ng Panginoon, masabi natin, ito na lang yung hindi naman alibi. Itinuloy ko kayo at hindi. Sabihin mo sa puso mo, I am a pregnant man. Sabihin ko niyo, I am a pregnant man. Doon lang ba ito? Kapit ito lang tayo best friend, dapat ang best friend natin sila. Kasi may mga kapitin tayo ng mga mas may pag sa Lord, tayo mga mas. Everything we confess to Him, it will remain discreetly before us. Lord, and us. Minsan, hindi ko magtiwala sa tao bahay. Hindi ko alam. Baka yung pwede sasabihin ko ng problema mo, medyo ko pala sa bayan. Nag-iitro ka? Medyo ko pala sa bayan. Kasi sabi ko sa kanya, kung dahon mo, ang sinay ko, kasi dahon yung diwala. Pero siya pala yung nagkakala sa buong bayan. Siya pala yung medyo ko. So, balikan ko natin. The disciples of Jesus have a servant master relationship. So kapag ikaw ay servant, hihintayin mo muna ang matapos kumain yung master mo bago ka kakain. Sino po mga domestic helpers? Last time. Karamihan, domestic helpers. So alam mo ninyo. Kapag ba yung kapag yung ako tulog sa iyong pamilya, isa sa vacation. Pero yung mga ako, kapag hindi ka ako natapos, hindi ka makaitan sa iglesia, buntas mo siya. Tama ko ba? Tama ko ba? Hindi ko kaya yung amo. Somehow, doon na ang kutuwa natin na we are just servants. Pero, ang nais natin, hindi lang sa hindi nais natin, ito yung kahit pamilya ng ating amo pwede ko ng bahay. We are dedicating our lives to them. Tama ko ba? Kahit may sakit kayo, i-ibs kayo ba sa kanila? Ipagluluto nyo sila. Ipaglalaman nyo sila. Ipinisig nyo ang bahay nila. Puhugasan nyo sa sakit nila. Puhugasan sila. Yung anak nila, ihati sa mga you are the only thing you remember. That's why, sa kamo, gusto natin ito ng ang pamilya. Tama mo ba? Na ating mga maamo. At sa reality sa times, may mga rin mga maamo. Ano ito na, servant ka, servant ka. Ito, so magkakaroon natin yan. So the servant would not dare cross the table until the master was finished. Ito ba yung pangasakali na naman? Now when the master was finished eating, he would rise from the table, wipe his fingers and mouth, clean his beard, and sa pagkakamaw ng Diyo, ipapahatas na nabas. Clean his beard and bat up the napkin and toss it onto the table. Bat up the napkin sa kilin, kakarabala, lihat sa nabas. So the servant, the servant would then know to clear the table. For in those days, the one and only man had a finish. Nagkagalungin natin. Mga kasibrat, nailiba yung isa na English eh. Dudududu na yung mga boy. So, kapag ang mga servant, nakita nila nila yung master, binilis yung balbas, binilis yung kamay, binilis yung kamay, at yung tela, basta na lang nilis yung best, binilis yung ingin. Na, ito yung master, tapos na kumain. Tapos na kumain. So, ang gagawin nila, nililisin na lang yung table, pinamensa. Bago sila, kakain. Now, but if the master got up on the table, folded his napkin, and laid it beside his plate, the servant would not dare touch the table because the folded napkin, then, ay ang kapag ang servant, pagkakita na yung master tumayo, at yung napkin na ginagamit ay
table sa kanyang lato. Hindi niya gagawin yung lato ng kanyang maso. Hindi niya inisip yung bakit. Kasi alam niya, hindi ibig sabihin, babalik yung kanyang maso niya para atuloy. Ito po yung statement sa mga kapatid. Mugamit sa ibang meron namin yung maso. Yung tema na ginamit sa ulo ng Panginoon Jesus ay nakatikloy. Dahil namamunod niya po na ang Panginoon ang hindi patapos. Babalik siya. Babalik ang Panginoon. Ito po yung pananampalataya natin. Sabi natin ang ina, no? Si Kristo'y namatay. Si Kristo'y nabuhay. At si Kristo'y babalik sa wakas ng Panginoon. Ito po yung ginamit sa Panginoon. Are you ready? Nanabili yung makabuno, sige na sa kanya, sa handa ng babae. Are you ready? Kaya ang po, ibigay ka rin kapag ang Panginoon ng buhay, magigayon sa kanya, gawin ang paruti, gawin ang tama, gawin ang kanyang kaluluwan. Kasi, kapag naabutan tayo ng Panginoon, na nandun sa pagbubuhay, na hindi gawin sa kanya, mawa ang kasalanan, sigurado ang kapatid. Sigurado. Hindi natin sa sabi ng Panginoon. Hindi natin sa sabi. Hindi ko magdapat tayo ng Panginoon doon. That's it. That's it. Kaya nga po, may gamit siya natin ang isang lahat. Ibubuhin natin ang ating pagpapanood sa pamilya, sa mga salita. Nakakang pag-usok sa kanila. Sa pangalangan, sa magawa ng Panginoon. Kasi hindi nga natin alam na ganda ang isang doon. Para man, maabutan mo tayo ni Lord, mag-pray, gumagawa ng pabutihan, at least, alam natin, Lord, sa mga Panginoon. Hindi mo ba? Ayun po ba? Pero, kagaya ng mga kapatid na pag-ilayan natin yung mga tanong sa kaso ng Diyos, let us give them the name of God's grace. Iwan natin ang lahat sa kaso ng Panginoon. Kasi, kung na kahit sila kasi natin makapunod sa sakay, ay hindi tara sa dami. Eh, bakit na po na sa dami? Nagpunan ako sa sakay sa akin. At ang Panginoon natin, Panginoon sa sila ako sa sakay, kung kahit po sa dami ko, hindi. But we better prepare. Amen po ba? Amen po ba? So, ito po ba yung message ito? Sa muli pagkakuhay ng Panginoon, actually, yung alam sa atin, babalik siya at kailangan maging handa tayo sa kanya magbabalik. Sabi mo sa kanya, sabi sa kami mga congratulations. Bakit daw congratulations? Kasi yung labas sa kanyo, kasi bata. Amen po ba? Pero alam na bata sa bata tayo, kung may galing ka kanan ng puso, makaiwala tayo niya. Makaiwala lang tayo ng ating Panginoon. Kapatid, nawa ako sa pagiging handa ko natin, maging sa kalabuhan natin maging handa tayo. Maging malinis ang ating puso, ang ating isip, maging malinis ang isa bagay natin po, ginagawa. Kasi diyan, mga kapatid, ang Diyos ko rin ang mga pagsasabi kung tayo ang sasabi niya, iwan ako sa inyo ang tanong na ito. Are you ready? Kaya po ba yung dahil? Wala ka kayo siya lang sa kayo. Ang dilagay ko rin niya, mga kapatid. Kasi kayo pa ako lahat. Kayo po ba yung hindi ko naman naman sa akin hindi kayo ready. Hindi ko sa akin ready na rin ako. Hindi ko sa success. Dilagay ko siya ito, ang iwan natin lahat sa kasa ng ating pagpapakot. Kayo po ba yung mga kapatid na ito? So, meron kayo kayo kasi kaas ko natin. At yung hindi ko sa inyo ng Diyo. Hindi na po tayo pa Easter egg hunt. Kasi, yung sa loob sa inyo, hindi na ang mga kaibigan. Hindi mo kami na sa inyo pa. Hindi mo nga yung mga kapatid sa inyo. Kung ito ba yung hati niya. For the power of faith, God's faith will be done for us. Kaya nyo ba? Nagpunta na ng pagkain na hindi ko sa akin ang pagkulungin ko. Numabaya ka na sa akin sa pagkulungin ko, kapag nalangin,
maging instrumento ng pagkakasal ng kasal ng kanya. Kapag yung itong muna yan, nandun ko namin si Church sa ating muna yan, pagpapray natin sa ating mga Panginoon yan. And, yung ito na yung mga pagkakasal ng Panginoon ng Panginoon sa Medya, kung sino makain niya, dumaling yung tumaya sa Panginoon. Dumaling yung tumaya sa Panginoon. Whether it's physical illness, spiritual, emotional sickness, nawa ang instrumento ng Panginoon para yung tipiin doon sa atin. Again, ayaw sa ating malamang malaki, pangyayari ang ating sa atin. Hindi po, itas natin ang mga itutunayan, even our prayers, itas po natin sa ating Panginoon. All together, let us pray in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, amen. Lord, you have been shedding, mas nag-iimang pag-iimang this morning, Lord, sa oras na kanibas na sinaman ang bawat sa pusat. Pakitong maraming salamat sa lahat sa buhay mo na inalim ko at sa bawat sisari. Dahil sa buhay na yung Panginoon, nagkaroon kami ng pag-asa. Nabigyan kami ng panibagong kalakasan. Nagkaroon kami ng panibagong espiritu ng Panginoon para mapatuloy sa buhay na ito at mapatuloy na nananalig na natin para kaya sa Tuloy mo kaya namin ang pangitiwala na pinabayaan. At sa mga sandali ko, Panginoon, nagkakalas sa kami sa panalang palataya at sa aming pangsunod. Hindi ko kami pinili. Nangangalami ko pinataas sa iyo sa kapangyayari ko, Panginoon, bawas sa sandali ko pagkakala. Pinataas natin sa iyo, Panginoon, ang mga believers. Diba, ang nakasunyas sa mga kahilingan mo na yung Lord, ay sa kanilang mo, magkilumang kagalakan sa ating Diyan at sa ating mga Lord. Dalagi namin Panginoon ang mga itlog, ang mga tubig, ang mga lihis, na pinatas sa ating mga kapatid. Mas masunod mo na Lord, ang malaki Panginoon. At sa tulong ng Banal na Espiritu, gamitin mo bilang instrumento sa kung sino man ang isakit sa pangalan ng Jesus. Pagkakagayari. Mimitin mo bilang isulit yung mga kabili ng Panginoon, pagpagdala ng kalakasan at pagkakagayari at pag-asa sa aming Panginoon. Ibigin, Lord, na hindi dahil sa mga bagay na ito, kaya makakagayari natin ang pinayari at sa grasya mo at dahil sa aming Panginoon. Nalaki namin, Panginoon, na patuloy ko rin ang aming pumapabuhay sa ikararangan mo at sa ikanunod ng iyo na natin. Lumitin po kami Panginoon para maging magpapahala sa lahat ng tao na aming mga kasalanan. At naniniwala kami Panginoon ngayon po sa iyong mga salita na sa iyong matapang wala kang dito ng pagkakaroon. Kaya kung uuwi kami sa habang na ito, may kagalakan sa aming mga puso. Uuwi kami sa habang na ito na naglay at nagunan sa aking mga kagalakan. Uuwi kami sa habang na ito na may pagbabang sigla may pagbabang pagkas. Uuwi kami sa hapon na ito, nakasama na. Hindi, ito po aming patalamin sa pangalan ng Jesus. Sa pangalan ng Ama, sa mga Espiritu Santo, ang lahat ay masabi, Amen. Sino lang, Jesus is the life. Jesus is the life. Jesus is the life. Ano ang nangyayari ng Panginoon? Sino lang namin ang nangyayari ng palataya? Cristo é o Pai. Thank you.
Maraming tayo. Mamaya.